Αυσιτάγη να πω μια χαρά. Ακυλάιν, ατσάμπαϊν, αγπαϊν, δομπουτίν, η αλάι, μαναβίτιν, σαπικίν, αγαντούνια σατίν. Τάιουι, μακπίγαϊ, καλάν, σατίος, να σατί, μαϊλάν. Tanayin ako nihat, hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesu Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipinanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan si Ismael na anak ni Agar ay nakipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat. Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa, yamang anak mo rin, si Ismael. Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak, at nagpagala-gala siya sa ilang ng Beersheba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro
mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mga ngaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghelyaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa poon kayo, kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitay na pong lahat. Magulang nati Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga gadinero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo.
Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, umayo kayo. Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin. Nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na pong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po? Sana'y okay pa, malakas pa, at sana po dalangin namin na yung mga may sakit ay talagang mas lumakas at gumaling, lalo na yung mga na-COVID. Sa puntong ito, maganda po na mapagnilayan natin ang kwento sa Ebanghelyo at masuri kung paano ba yung nagiging epekto nito sa ating mga prinsipyo sa buhay, yung ating mga pinipili, lalo tigit sa panahon ng kagipitan. Sa kwento sa Ebanghelyo, dumating si Jesus sa isang lugar na kung saan mayroong demonyo. Pag sinabi nating demonyo, ay pawang kasamaan ang hinahasik nito. Ang sinumang pasukin no, ng demonyo, kaya nga nasasabi niya, nadidemonyo. Nakakagawa ng mali, nakakagawa ng kasalanan, nakakagawa ng hindi maganda. Nadidemonyo siya dahil mayroong nagsusulsol, may nagbubulong, kaya talagang pumapasok sa tao yung demonyo. So siguro po sa mahabang panahon, yung dalawang lalaki na inalihan ng demonyo, sabi nga po dito, walang ibang makadaan doon kasi mababangis. So pupwedeng yung bayan na mga nakatira doon, pinabayaan na lang. Para bang nasanay na. Kasi sa kwento, walang ibang makadaan doon. O wala na talagang dumadaan. So pinabayaan na nila yon. Pero hindi yon kayang tiisin ni Jesus. Kahit nakakatakot, nilapitan niya, kinausap pa niya. Pero mo, ang bait pa ng Diyos, no? Yung demonyo, nakiusap pa sa Diyos. Pinagbigyan ng Diyos. Di ba ang sabi? Ano bang pakialam mo sa amin? Pupuksain mo na ba kami? Pero nakiusap, pwede ba? Aalis kami sa taong ito, pero doon na lang kami sa mga baboy? Okay. So, pinalaya yung mga inalihan doon. Yun lang, nakakalungkot kasi ang sabi sa kwento, pumunta yung buong bayan, yung mga tao, hinarap si Jesus, pero imbis na matuwa, pinaalis. Pero mo, yung demonyo nakiusap na pwede doon na lang sila sa baboy. Pero yung mga tao nakiusap kay Jesus na umalis na lang doon sa lugar. Kasi kumpara sa dalawang tao na pinahihirapan ng demonyo, pinili pa nila kasi ilang baboy yung namatay. Nahuha niyo po? So, kala natin, sabi niya, pagkakita sa kanya, imbis na magpasalamat, imbis na matuwa, pinakiusapan nila si Jesus, pwede bang umalis ka na lang dito sa bayan namin kasi mamamatay ang mga baboy dito. Mamamatay ang kabuhayan namin. Nakita niyo po yung contrast, no? Na magandang masuri
alin ba yung mas mahalaga sa atin ngayon? Ang pangkabuhayan ba kesa doon sa relasyon natin sa tao? Ang kabuhayan ba kesa doon sa makialam tayo, magbigay tayo ng concern sa tao? O baka mas nagiging worse pa tayo sa demonyo? Baka kaya hindi na tayo dinidemonyo kasi hindi na kailangan demonyohin kasi tayo mismo nagdi-decide na ayaw natin sa Diyos. Mas gusto natin maraming pera, mas gusto natin maraming kabuhayan. Di bali nang magkasira-sira, di bali nang magpatayan tayo, wag lang mawala yung kabuhayan. Di ba marami po, no, sa panahon ng eleksyon, marami magkakaibigan, magkakamag-anak, handang patayin ang isa't isa o magpatayan para lang maprotektahan yung kabuhayan na nakukuha nila sa pagiging politiko. Di ba? Katulad ng kwento sa unang pagbasa, si Sarai o si Sarah, anong pinakiusap niya kay Abraham? Paalisin mo si Ishmael, yung isa niyang anak, doon sa alipin. Paalisin mo dahil ayaw ni Sarah na may kahati ang kanyang anak. Pero mo yan? Bago ba yon? Ngayon? Marami sa atin, ganun pa rin yung disposisyon. Ganun na rin yung nag-iisip o pag-iisip. Kaya alin ang mas nangingibabaw sa panahon ng pandemya, pangkabuhayan kesa ang kaligtasan ng mga tao. Laging inuuna kung paano yayaman, paano kikita. Akala natin gustong matulungan ang bayan. Akala natin gustong makatulong sa bansa sa pamamagitan ng mga vaccine. Yun yung solusyon . Pero magkano ba yung vaccine? Binabayaran. So magbabayad ka para maligtas ang buhay mo. Diba? So baka hindi natin napapansin, mas masahol na tayo sa demonyo sa pag-iisip natin o sa ginagawa natin. Mas mahalaga kay Jesus ang buhay ng bawat isa. Nawa po sa ating lahat, mas piliin natin yung nagbibigay ng buhay, walang iba kundi si Jesus, kesa sa pangkabuhayan na akala nating nagbibigay ng buhay sa atin. Amen? Magsitayo na pong lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos ng may kapangyarihang nagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Ang ating itutugon, makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pastol, naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga opisyal ng gobyerno naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkus makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan, naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19
sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Makapangyariang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ng sumandali. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nag-upo kay nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitay na pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikamot, pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilot pong lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanihang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay
at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
katawan ni Kristo aming tinatanggap, nagbibigay buhay kaligtasang ganap, dakilang kaloob na sa bigay, tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristong sa krus ay umagos mula sa sugat niyang tagilirang inulos, dugong nagugas sa salang nagawa, tandaong naglito sa katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Muli po, paalala po
Sana po kung mayroon pong available na bakuna o vaccine sa inyo po mga lugar, sana po ay i-grab nyo na po ito, no? Bilang paghahanda na rin natin para sa pagdiriwang ng kapistahan ng Itim na Nazareno o sa traslasyon. Baka kasi isa ito sa maging dahilan o idahilan para tayo medyo mapigilan. So kung lahat naman tayo may bakuna na bago pa ang kapistahan, medyo safe at ligtas na tayo. So yung iba po na medyo natatakot sa bakuna, sa karayom, so isipin niyo po na kung gusto mong makapagdiwang ng kapistahan ng Itim na Nazareno, eh, magpaturok ka na, no? Para sa kaligtasan ng bawat isa. So, takot lang yan, no? Pero kakayanin naman. Pero siyempre, magpa-check up kung angkop sa inyo dahil siyempre yung mga side effects ay baka hindi po tumugma. So pagdasalan ng mabuti, ha? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.